What is up mga ka-pep talk? Nandito na naman ang yung Kuya Geeks na may sakpong kalaman pero di ka bababayan. And you are watching 8GIG Pep Talk. Ayan mga ka-pep talk, on today's vlog ay isishare ko lang kung paano mo nga ba malalaman kung kailan ba o kailan minapacture, kailan ginawa yung gulong na yan. Yan. Kasi mostly may nagtatanong sa akin is gaano nga ba katagal ang lifespan ng isang gulong. Mostly kasi sasagutin ko na mga ka-pep talk, 5 years magmula nung nabili mo. Eh paano naman kung yung manufacture date nung binili mo is 5 years na palang nakaraan. So ayun, ituturo ko sa inyo kung paano nyo malalaman kung kailan nga ba talaga ginawa yung gulong na binili nyo. At syempre additional ko na rin, sasabihin ko na rin yung mga iba pang nakikita nyong sign dyan sa gulong nyo na mostly na hindi nyo napapansin dahil nga hindi nyo alam kung ano nga bang ibig niyang sabihin. So ayun mga ka-pep talk, kung dati ka pa lang dito sa akin channel, ano pang hinihintay mo? Hit mo na yung subscribe button, samaan mo ng notification bell para maging updated ka sa lahat ng mga latest happening. At kung dati ka naman now, welcome back. So ayun mga ka-pep talk, disclaimer lang na hindi ako ganun kagaling pagdating dito sa mga pagkalaman tungkol sa gulong. Well, lang sa akin lang ay sinishare ko lang kung ano nga ba yung abot ng aking kakayan. Dahil para sa akin, sharing is caring. So ayun mga ka-pep talk, kung meron ka rin gusto i-share dito sa aking channel, well, open ang ating comment box dyan sa baba. I-share mo lang kung ano yung gusto mo sabihin at babasahin natin yan. Maganda man o pangit, re-replyan natin yan na mga positive na idea. So ayun, eto na, gaya ng dati, pagkatapos nitong napakagandang intro ay umpisan na natin ang ating napakagandang vlog. Maraming salamat sa paghihintay mga ka-pep talk. Well, hindi na natin patatagalin pa ang ating vlog. So ayun, gaya nga na sinabi ko ngayon is aalamin natin kung paano mo malalaman kung kailan ginawa yung gulong mo, kung kailan may expired. Well, kasi ang ordinaryong gulong is naglalas lang ng 5 to 6 years or kung sino man ang mauna, kung mauna siya mapudpod or yung 6 years. So ayun, ang tanong naman mga ka-pep talk ngayon ay kung paano mo malalaman kung kailan nga ba siya manufactured. Well, eto yung kasagutan mga ka-pep talk. Makikita nyo mga ka-pep talk dito sa ating picture. Ayan, makikita nyo yung picture natin. Is yan, may mga apat. Yan, yung apat na number na yan na magkakasunod. Yan, dyan yung nagsasabi na kung kailan nga talaga nagawa ang gulong na ito. Well, meron yung magulo siya mga ka-pep talk kung makikita nyo. Dahil 29-10. So, ano nga ba yung ibig sabihin ng 29-10? Maari siyang February 9, 2010. Or pwede rin siyang yung month unknown and then 29 and then yung year niya 2010. Well, eto yung kasagutan mga ka-pep talk. Yung apat na numero niyan, yung first two digit ay nagsisimplify kung anong week siya ginawa ng taon. And then yung second na huling na 2 digit mga ka-pep talk, yan naman ang nagsisimplify o no, nagsasabi kung anong taon siya ginawa mga ka-pep talk. So ayun mga ka-pep talk, ngayon alam na natin at wag na rin tayo magpapalito mga ka-pep talk. Simple lang naman yung first 4 digit na nakikita nyo dyan sa gulong nyo, yan ang nagsisimbolo kung kailan ito ginawa. Ang yung unang dalawang numero mga ka-pep talk ay yan kung anong
week ng taon ginawa yan mga ka-pep talk. At yung panghuling dalawa naman mga ka-pep talk ay kung anong taon siya ginawa. Well, eto naman yung nagbubuong katanungan sa mga karamihan mga ka-pep talk. Paano kung sakasakali sa pagkakataong ito ngayong taon natin is 2021 and then yung nabili mong gulong is 2020 pa pala or mas late pa ng 2019. Paano ba mag-uumpisa yung year na sinasabi nilang 6 years warranty? Well, mas maganda mga ka-pep talk is i-clear nyo na lang dun sa pinagbilihan nyo kung paano nga ba ang magiging usapan nyo o magiging agreement nyo dyan sa gulong na binili mo na medyo out of date na hindi siya masyadong bago. So, depende na lang kung ano nga ba yung mapag-uusapan nyo dyan sa mga supplier na mga gulo. Well, para sa akin kasi, mostly, ang para sa akin lang mga ka-pep talk, ang 5 to 6 years ay nag-uumpisa kung kailan mo unang ginamit yung gulong. Pero para sa akin, mas mainam, mas makakaganda sa ating lahat, magkaroon din kayo ng usapan tungkol dyan sa pinagbilang mo ng gulong. Para sa bandang huli, is maklear lahat, maayos ang pagkakaintindihan nyo tungkol dyan sa binili mong gulong. So, ayun mga ka-pep talk. At syempre, ang additional, eto naman yung mga ka-pep talk. Ano naman ibig sabihin ng kulay dilaw at kulay pula dyan sa ating mga gulong mga ka-pep talk? Well, huwag masyado tayong magbabagabag dahil hindi ibig sabihin yan asado yung nabili yung gulong o kaya bola-bola mga ka-pep talk. Huwag kayong mag-alala, nabili natin sadyang matitibay ang mga gulong natin lalong-lalo na at gawa sa rubber yan. Ang ibig sabihin naman ng pula mga ka-pep talk, ayan sasabihin ko na, ang ibig sabihin ng pula, eto yung palatandaan kung saan kailangan dito tatapat mismo yung ilalagay na pito. Ang tanong naman mga ka-pep talk, paano sa pagkakataon na kung sakasakali na flat ang inyong gulong and then sa katagalan, nawala na yung kulay pula sa mga gulong mo o hindi mo na makita yung palatandaan ng pula dyan sa gulong mo? Well, kailangan mo ipaalala or kailangan alam ng mag-vulcanize sa'yo lalong-lalo na kapag ordinaryong vulcanizing shop mo lang nilagay yung gulong mo, kailangan ipaalala mo na manong, kuya manong na nag-vulcanize na kailangan niyan lagyan ng marka para sa pagkakataong binalik niyang yung gulong kung saan man ito nakatapat, dapat dun pa rin tatapat ang inyong gulong para sa katagalan ay hindi tayo magkaroon ng problema mga ka-pep talk. At ang panghuli mga ka-pep talk, ano naman ang ibig sabihin ng kulay dilaw or kulay yellow dyan sa ating gulong mga ka-pep talk? Well, mga ka-pep talk, ang ibig sabihin ng kulay dilaw ay yan yung gumaganap na pinakamahalagang importanteng bagay yan. Pinakamahalaga na importante pa yan na bagay sa isang gulong na kailangan yung malaman mga ka-pep talk. Dahil ang kulay dilaw na ito, eto yung sumisimbolo na kung saan ang gulong natin, eto yung parte ng gulong natin na may mga pinakamahinang parte ng gulong mga ka-pep talk. Maaring dito nagkaroon ng dugtungan o dito nagkaroon ng hina ang ating gulong kaya nilagyan nila ng kulay dilaw or kulay yellow mga ka-pep talk. So ibig sabihin mahalagang parte ito na pagka binalanse ang ating gulong o kaya dumaan siya sa wheel balancing na tinatawag, dito nila nilalagyan ng konting pabigat para maging maayos at balanse ang ikot ng ating mga gulong mga ka-pep talk. So, ayun mga ka-pep talk, sana may naitulong na naman ako at medyo nadagdagan na naman ang inyong kaalaman tungkol sa pagsusuri ng tamang expiration ng gulong nyo at kung ano nga ba yung mga kulay nakikita nyo dyan sa inyong mga gulong mga ka-pep talk. At syempre, meron na akong medyo mahalagang announcement para sa inyo mga ka-pep talk na medyo na may nakausap na naman tayo na gusto makipag-collaborate dito sa ating channel. So, ang ibig sabihin lang naman yan mga ka-pep talk is sa mga parating na ating mga vlog or sa ating mga susunod na vlog, mamimigay na naman tayo na mga giveaway mga ka-pep talk. So, dapat dyan lang kayo, abang-abang lang kayo. At ang announcement natin gagawin ay sasaya announce ko sa mga parating natin vlog. So, ayun. Hanggang dito na lang muna tayo mga ka-pep talk. If you like this video, hit like, share, comment, and subscribe. And don't forget to click that notification bell for more update. At syempre, wag na kayong mag-skip ng ads dahil malaking bagay sa akin yung ads na yan. At syempre, in return, dahil tinutulungan nyo ako, is gagawin ko naman lahat ng aking kakayahan
para naman kahit papaano eh masuklian ko naman yung ginagawa nyo magandang bagay dito sa akin. May kasabihan tayo na ang mga nagbibigay ay pinagpapala. So bakit hindi nyo ako pagbigyan na i-share, i-comment at i-like ang ating video para naman umabot sa 10,000 views mga kapeptok. At sa ganon, pagka umabot ng 10,000 views, malay nyo pagkapalain din kayo ng 10 taong nakaligayahan mga kapeptok. So ayun, hanggang dito na lang tayo. Kita-kita tayo sa aking susunod na vlog. God bless everyone. Mabuhay kayo. Hanggang good gusto nyo. See you on my next vlog. Bye-bye.